Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon inshallah, al-qiyamatus sugra, ang maliit na araw ng paghuhukom. At yung tinatawag nga na al-qiyamatus sugra, ito yung mga kaganapan sa kamatayan at sa libingan. Dahil yung al-qiyamatul kubra, ito na yung araw ng paghuhukom. At syempre kasama dun sa al-qiyamatus sugra, yung mga kaganapan bago dumating ang araw ng paghuhukom. Yung pagdating ni Dajjal, pagdating ni Isa alayhis salam, pagdating Ya'juj o Ma'juj, lahat yun ay kasama dun sa al-qiyamatus sugra. Pero natalakay na nga natin yung mga yun, kaya ngayon nakapokus tayo doon sa mga usapin na may kinalaman sa mga kaluluwa at sa barzakh. Na inshallah, pagka matapos natin to, lalaktawan na natin yung mga tanda na natalakay na natin at tutungo na tayo doon sa araw mismo ng paghuhukom, inshallah. So ngayon, yung sumunod na usapin tungkol sa barzakh, yung ilan sa mga usapin na lumilito sa mga tao tungkol sa kalagayan ng kaluluwa at yung kalagayan ng tao doon sa barzakh. Na yun nga, isa rito, syempre yung usapin ng bakit nasa paraiso yung kaluluwa ng mga syahid at ng mga mananampalataya. Akala ko ba barzakh yun? Bakit nasa paraiso? So yun nga, oo, nasa paraiso yung kaluluwa, pero yun ay panahon at lugar pa rin ng barzakh, kumbaga. O ano pa mang dimensyon na hindi natin nauunawaan dahil yun ay al-gaib. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya sa Ayatul Kursi, di ba? Wala yuhitu na bishay'in min ilmihi illa bima siya. Hindi niya binigyan ng mga tao ng anuman na mula sa kanyang kaalaman, liban na lang sa naisin niya na malaman ng tao. So yun yung pinaalam niya, ang kaluluwa ay nasa paraiso. Pero nga, ang barzakh kasi hindi lang ito lugar. Ito ay panahon din na tinutukoy kumbaga sa pagkaunawa natin. Pero maaring meron pang ibang mga bagay tungkol doon na syempre hindi na natin lubusan na mauunawaan dahil al-gaib. At mananatili na lang tayo doon sa kung ano ang ipinahayag sa Quran at sa Sunnah ayon sa pag-unawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim. So sinasabi, قد يقال سقط من النصوص ما يدل على أن الأرواح تعاد إلى الأبدان. So nabanggit sa libro na ang mga kaluluwa ay ibabalik daw sa katawan. Ibabalik sa katawan. At ang pagbabalik na ito sa katawan ay maaring mangyari doon sa barzakh na siyempre doon sa pagsisimula nung pagtatanong ng mga anghel, sino magtatanong na anghel? Sina Munkar at Nakir. At ano itatanong nila? Man Rabbo ka, Madino ka, Man Nabiyo ka. Sinong iyong Panginoon? Anong iyong relihiyon? At sinong iyong propeta? So kapag tinanong yung tao, tinatanong siya na kumbaga yung kaluluwa niya ay nandoon sa kanyang katawan, pero ang kaganapan na ito ay nandoon na nga rin sa barzakh. Kasi sa panahon na nasa libingan ng tao, o pagkatapos niyang mamatay, iakit sa langit ang kanyang kaluluwa at ibababa ito, at naroon na siya sa barzakh. Kahit ang mga tao na hindi naman nailibing, okay, nalinaw na natin yan, tao na kinain ng mabangis na hayop, kinain ng pating,
kinain ng buhaya, nalusaw yung katawan niya sa loob ng katawan ng buhaya. Ganun pa rin, sa barzak pa rin ang pupuntahan niya. Tao na totally na disintegrate, nasabugan ng atomic bomb, sa barzak pa rin ang punta niya. Tao na tinunaw sa asido, sa barzak pa rin ang punta niya. Tao na nasunog hanggang maging abo, na cremate, sa barzak pa rin sila. Kahit hindi sila literal na mailibing sa lupa. Tao na namatay sa outer space, tao na namatay sa Mars, lahat sila ay nasa barzak. So yun nga sinasabi, na ibabalik nga ang katawan, ibabalik ang kaluluwa sa katawan. At syempre, mangyayari din ito dun sa mismong araw ng paghukom. Sa pagkabuhay muli, mabubuhay ang katawan at kasama na dito yung kaluluwa. At hindi na maghihiwalay ang kaluluwa at ang katawan kahit kailan. Mula sa huling pagtitipon nila na ito. Di ba nantalakay na natin yung iba't ibang mga pagkakataon ng relasyon ng kaluluwa sa katawan? Kaluluwa na walang katawan nung nilikha ni Allah yung kaluluwa ng mga tao lahat-lahat. Sabay-sabay. Di ba doon sa hadith na maraming hadith yun, iba-iba, na kinuha ito mula doon sa likuran ni Adan, di ba? Tapos nakita si Adan ng isang kaluluwa na pinakamaliwanag at tinanong niya kung sino yun. Sabi ni Allah, yun si Dawud. At sabi ni Adan, ibigay sa kanya, kay Dawud, yung 50 years ng kanyang buhay. So, sa panahon na yun, lahat ng kaluluwa ay nilikha na ni Allah. Sumunod, yung pagdating ng kaluluwa sa sinapupunan ng ina. Pagdating ng kaluluwa doon sa pitus na nasa sinapupunan ng ina. Kailan ito mangyayari? Pang 4 months. Sa 30 days. Okay? Tapos, kapag nabuo na yung tao na yon, ang kaluluwa na ito ay kinukuha ni Allah tuwing ang tao ay natutulog. Tuwing ang tao ay natutulog, kinukuha ni Allah yung kaluluwa. Yung mga mamamatay na sa kanilang pagtulog, hindi na babalik ang kanilang kaluluwa. At yung magigising, ibinabalik ang kanilang kaluluwa. At syempre, sumunod dito yung kamatayan na maghihiwalay ang kaluluwa. At syempre, sumunod na dito panghuli yung pagbabalik ng kaluluwa. Na ito nga, binilang na lang isa yung sa barzak at gayon din sa araw ng paghuhukom. Na ibabalik yung katawan. Kasi, maaari din naman nating maunawaan na pagbalik ng kaluluwa doon sa katawan, sa barzak, hindi na rin ito hihiwalay. Nandun na siya talaga sa katawan yung kaluluwa at sa araw ng paghuhukom, bubuhayin yung katawan kasama ang kaluluwa at hindi na maghihiwalay ang katawan at ang kaluluwa. So ngayon, kung ibabalik pala ang kaluluwa sa katawan, maaaring itatanong, waba dadalika yun amul mu'min? At pag naibalik na yung kaluluwa doon sa katawan, at ito nga ang tinutukoy dito doon sa barzak, kapag naibalik na yung kaluluwa doon sa katawan, mabibiyayaan ng mananampalataya, wayu'adzabul kafir, at maparurusahan ang hindi mananampalataya. Siyempre, kasama sa mga maparurusahan yung mga mananampalataya, pero karapat-dapat sa parusa ni Allah. Halimbawa sa mga natukoy sa hadith, di ba? Yung hindi nag-iingat sa kanyang pag-ihi at yung nagpapakalat ng chismis at yung nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kumakain ng riba, yung chismoso rin at iba pang mga tao na pinarurusahan sa barzak. So ngayon ang tanong, fakaifa taqulu ba'da dhalika inna nasamul mu'minina fil jannati wa nasamul kuffar fin nar? Kung ang kaluluwa pala ay ibinalik sa katawan, doon sa libingan, doon sa barzak, bakit merong hadith na nagsasabi ng kaluluwa ng mga mananampalataya ay nasa paraiso at ang kaluluwa ng mga kuffar ay nasa impyerno? Di ba natalakay na natin yung
hadith na yan. At yun ay hadith na iniulat ni Imam An-Nasa'i. Sa parang gustong itanong dito ng tao, ulitin ko, yung mga ganitong tanong, maaring tanong ito na naghahangad talaga ng kaalaman at maaring meron namang tao na nagtatanong na ang hangad niya ay mamiloso po. Pero isipin na lang natin na maganda yung layunin ng tao na ito na nagtatanong. At syempre, sa pamagitan ng pagtugon sa tanong na ito, isinasara ng mga scholar ang mga syubuha o mga pag-aalinlangan sa akida, insyaallah. Ngayon kung yung katawan pala binalik sa kaluluwa, bakit yung hadith sabi, yung kaluluwa daw ng mananampalataya nasa paraiso, nasa ibon pa nga, di ba? Nasa lalamunan ng ibon. At yung kaluluwa ng syahid, pag-alagala sa paraiso. At yung kaluluwa ng ordinaryong mananampalataya ay nandoon lang sa puno, nakapugad. Bakit ganun? Parang, paano mangyayari? Parang may kontradiksyon. Parang may kontradiksyon. So merong mga scholar na nagsabi, halimbawa si Ibn Hazm rahimahullah, na sinasabi nila na daif ang hadith na tumutukoy sa pagbabalik ng kaluluwa. Hawala Ibn Hazm an yad'afal ahadith allati tadkur i'adat ar-ruh ila al-badani fil qabr. So sinasabi ni Ibn Hazm na ang mga hadith tungkol sa pagbabalik ng kaluluwa sa katawan ng tao na nakalibing sa libingan o sa barzak ay puro daif. Pero ang katotohanan dito, walakin laysal amru kadalik. Hindi ito ang katotohanan tungkol dito. So ulitin natin, si Ibn Hazm ay merong pananaw tungkol sa bagay na ito ayon sa kaalaman na dumating sa kanya. Okay? Kaya nga, katulad ng binibigyang diin ko palagi, tuwi nang may pagkakaiba ng pananaw ang mga scholar sa mga bagay-bagay, kukunin natin kung ano yung jamhur. Yung kung ano yung mas maraming scholar ang pumapanig sa pananaw na yon, o yung tinatawag na rajeh, yung mas matibay na opinyon ayon sa mas matibay na batayan. Intindihan nyo? Kasi nga ang mga scholar mula nung unang panahon, lalong-lalo ni mga naunang mga scholar, limitado yung kanilang mga, limitado yung mga impormasyon na nakarating sa kanila dahil maaring hindi pa nakolekta talaga ang karamihan ng mga hadith. Katulad nga ng kung paanong may nangyayari na taliwasan sa pananaw, lalong-lalo na sa fiqh, sa kung paano gagawin yung mga gawaing pagsamba. Iba yung pananaw ni Imam Shafi'i, iba yung pananaw ni Imam Ahmad, iba yung pananaw ni Imam Malik, ni Abu Hanifa na pinakamatanda sa kanilang apat. Iba-iba yung kanilang mga pananaw kasi sila ay nagsalita ayon sa kaalaman na dumating sa kanila. Kaya nga silang lahat ay nagsabi, إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي. Kung merong hadith na mapagtibay, yun ang aking madhab, yun ang aking susundin. Ibig sabihin, sinasabi nila, sundin natin yung tamang hadith, kahit taliwas pa yon sa sinabi nila. Kaya nga walang saysay ang pagiging panatiko nino man sa anumang madhab. At kahabagan nawa ni Allah, si Imam Shafi'i, napakaraming mga bid'a ang iniuugnay sa kanya. O yung mga, sabihin nating tagahanga niya, ay panatiko sa kanya. Pero hindi sila tinuruan ni Imam Shafi'i na maging panatiko sa kanya. So ganito rin si Ibn Hazm. Ang dumating sa kanyang kaalaman ay daif ang mga hadith tungkol sa pagbaba ng sa pagbabalik ng kaluluwa sa katawan. Pero ang mas marami sa mga scholar ay nagsasabi, fa inna ma da'afahu Ibn Hazm wa huwa hadith Zadan anil Bara hadithun sahih. Na sinasabi nga ng mga scholar, yung hadith na daif na
sinasabi ni Ibn Hazm tungkol sa pagbaba ng kaluluwa, pagbabalik ng kaluluwa sa katawan. Ito'y hadith na iniulat ni Zadan mula kay Al-Bara. Hindi ito daif, actually ito'y sahih na hadith. Ito'y sahih na hadith ayon sa pag-iimbestiga ng iba pang mga scholar ng hadith. At liban pa rito, wahunaka ahadithun kathiratun sahihatun mutawatira tadullu ala audir ruhi ilal badani. Bukod pa dito, sa hadith na ito na sinabi ni Ibn Hazm, nakalaunan ay napagtibay na sahih pala, napakaraming mga hadith na sahih at mutawatira na tumutukoy sa pagbabalik ng kaluluwa sa katawan. At dito, may mga terminolohiya tungkol sa hadith na mainam na malinaw natin. Sing hadith, alam na natin ito, iting ulat tungkol sa sinabi, ginawa, pinahintulutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At maring ang hadith ay mahahatulan sa pagiging sahih, daif, maudu, o makdub, at iba pa. Depende sa pagiging matibay ng mga tagapag-ulat nito. Ang mga hadith, ito ay hinahatulan ayon sa kanyang sanad. Sanad, ibig sabihin, kadena. Isnad, serye ng mga kadena. Kadena ng ano? Kadena ng mga nag-ulat ng hadith na yun. Doon, mahahatulan ang hadith kung ito ba ay sahih. Hindi tinutukoy sa sahih kung tama ba ang kahulugan ng hadith. Ang tinutukoy doon, kung mapagkakatiwalaan ba ang nag-ulat ng hadith mula kay Imam al-Bukhari halimbawa hanggang doon sa pinagkunan niya na sheikh niya, teacher niya ng hadith at yung pinagkunan ng teacher niya hanggang doon sa tabiin, hanggang doon sa sahaba, hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung lahat ng ito ay mapagkakatiwalaan na mga tao. Parang ngayon, halimbawa, meron kang narinig, Ismael Bading ka raw, sabi nung brother. Sinong nagsabi? Tatanong mo. Si ganito. Saan niya narinig yan? Kay ganyan. So ganun yung ginawa nung mga scholar ng hadith, kung paano nila pinag-aralan yung mga hadith para matukoy kung ito ba ay sahih. Ulitin ko, hindi pinag-uusapan sa pagiging sahih ng hadith kung tama ba yung kahulugan ng hadith, kung sino yung nag-ulat. Yun nga yung tinatawag na isnad o yung tinatawag na chain of narration. Chain of narration. At sa banala, sa lahat ng relihiyon, Islam lang ang merong ganitong sistema ng kaalaman. Yung tinatawag na isnad o chain of narration. Sa mga Kristiyano, wala. Kahit nga yung Biblia nila, hindi nga nila malaman. Sino ba si Mateo? Sino ba si Lucas? Sino ba si Juan? Sino ba itong mga tao na ito? Saan nang galing yung kanilang mga sinulat? Pero tayo, alhamdulillah, kabilang sa mga biyaya ni Allah sa umma na ito, ang kahuli-huliang umma na sumunod sa propeta, ay ang isnad, ang siyensya ng isnad o yung chain of narration. Chain of narration. Na sinasabi pa nga ng mga scholar, inna hadad dina isnadun, tunay na ang relihiyon na ito ay nakasalalay sa isnad. Ang kaalaman natin sa relihiyon ay kinukuha natin mula sa isnad, kung paano ito itinuro sa atin ng ating mga scholar, kung paano nila ito natutunan sa iba pang mga scholar na nauna sa kanila. Kaya nga, sa Islam, kumbaga, ang Islam ay relihiyon na nagpapahalaga sa kaalaman at upang pangalagaan na nananatiling tama ang kaalaman na ito, tayo ay nagpapahalaga kung kanino ba galing ang kaalaman na kinukuha natin. Tunay ng relihiyon na ito ay kaalaman at tingnan natin kung
kanino ba natin nakukuha ang ating kaalaman. Okay, hindi lang sa porque sikat o kaya porque magaling magsalita, hindi ganon. So sahih yung hadith kapag ang lahat ng mga nag-ulat nito hanggang doon sa nagkolekta ng hadith, sina Imam al-Bukhari, sina Imam Muslim, Imam Ahmad, at Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Dawud. Kung mula sa kanila hanggang doon sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ay mapagkakatiwalaan, yun ay sahih na hadith. Ngayon kung mahina, yun ay tinatawag na daif na hadith. Na ibig sabihin, kahit isa man lang sa mga tagapag-ulat ay mahina, mahina ang kanyang pangmemorya, maaaring matuwid siya, matuwid, pero mahina ang kanyang pangmemorya, hindi tatanggapin yung hadith. Nakasama siya doon sa chain of narration. At subhanallah, sa panahon natin ngayon, na nakakaiyak lang isipin, siguro kung mag-uulat tayo ng hadith, lahat ng hadith na galing sa atin magiging daif. Kasi napakataas ng standard ng mga scholar sa pangongolekta ng hadith. Merong nakuwento tungkol kay Imam al-Bukhari rahimahullah. Ang layo daw ng nilakbay niya. Tapos nakita niya yung tao na kukunan niya ng hadith, hindi ko maalala kung sino, na pinapasunod niya sa kanya yung hayop. Kita niyo, hindi ko nga maalala eh. Ibig sabihin, mahina yung pangmemorya ko. Kung ako halimbawa mag-uulat ng hadith, halimbawa nabuhay ako sa panahon nila, wala na. Lahat ng hadith na galing sa akin, daif na. So sabi, nakita niya yung tao na niloloko niya yung hayop para sumunod sa kanya. Na kunwari meron siyang pagkain na winawagawagayway niya, pinapasunod niya yung hayop. Hindi niya tinanggap yung hadith nun. Kaya sabi niya, kung yung tao na yan, kaya niyang lokohin yung hayop, tao pa kaya? Tao pa kaya kaya niyang lokohin? Samantalang, kung tutuusin, yung ganong paraan, maaaring katanggap-tanggap yun kasi hayop naman yung ano eh, yung kinokontrol mo eh. Pero siya hindi tinanggap yung kanyang hadith. Hindi tinanggap yung kanyang hadith. Maaaring matuwid siya. Maaaring hindi naman siya sinungaling talaga pero mahina yung pangmemorya niya. Hindi tatanggapin yung hadith sa kanya. O maaaring talagang sinungaling. Maaaring chismoso. Maaaring pinagbibintangan siya ng munafik. Lahat yun ay magiging dahilan para maging daif yung hadith. At yung tinatawag na maudu, ito naman yung hadith na inimbento. Inimbento talaga. As in, maaring matukoy ito bukod doon sa kung sino yung nag-narrate, bukod pa doon, dito na natin makikita siya kung maudu, kung ito ba ay contradictory doon sa iba pang mga napagtibay na hadith. Halimbawa nga yung natalakay natin kagabi, di ba? Na kung hindi lang dahil sa'yo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nilikha ni Allah ang kalangitan, ang mga planeta, ang kalawakan. So yun ay hadith na maudu. Dahil ang kahulugan ng hadith na yun, unang-una ay contradictory sa iba pang mga aya at hadith, kung ano ang hikma, kung bakit nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao, ang mga engkanto, at gayon din yung lahat ng mga nilikha. So yun yung sahih na hadith. Ngayon yung hadith, syempre, nakalimutan ko, yung hadith, ito ay may kinalaman lang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ang hadith ay, kumbaga, practice ng mga sahaba o nanggaling sa mga sahaba, pero ito ay, kumbaga, napagtibay nga na galing kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinatawag ito na hadith na marfu. Iba pang klase naman ng classification ng hadith yun. Madadaanan pa natin sa ibang araw. Pero nga itong maudu, talagang ito ay pinasisinungalingan, hindi natin natanggap na hadith. Ngayon, meron pang isang terminolohiya binanggit dito, yung mutawater. Mutawater, ibig sabihin, sa sobrang dami ng nag-ulat nito. Di ba yung hadith, merong chain of narration? Yung isang hadith,
hindi lang isa yung chain of narration niya. Maaring 3, 5, 10, 20, lahat sahih, yun yung tinatawag na mutawater na hadith. Mutawater, ibig sabihin na literal ng mutawater, kumbaga, yung nga marami, kumpara doon sa tinatawag na ahad na hadith, na iisa lang yung nag-ulat. Iisa lang ang nag-ulat. Pare-pareho silang sahih, pero sa mga sahih na hadith, maaari nating mapagtibay na pinaka mapananaligan yung mutawater na hadith kasi mas marami yung nag-ulat. Mas marami yung nag-ulat. Okay. So yun ang naging dahilan kung bakit si Ibn Hazm ay nagsabi na daif ang hadith na yun. Samantala na pagtibay, nasahih naman pala ang hadith tungkol sa pagbabalik ng katawan, tungkol sa pagbabalik ng kaluluwa sa katawan. So naisingit lang natin ito kasi napakahalaga ng bagay na yon. Napakahalaga ng bagay na yon. So maisingit ko nga pala, kung ngayon halimbawa, ngayon, di ba na natipon na yung mga libro ng hadith. Kung tayo mag-uulat ng hadith, sapat na mabanggit natin kung sino yung nangulekta ng hadith. Di ba? Binabanggit ko, isa lang naman yung binabanggit ko na. Si Imam al-Bukhari, si Imam Muslim, tapos yung kauna-unahang nag-ulat, si Abu Huraira halimbawa, yun na lang yung binabanggit ko. Kasi yun na rin ang naging practice ng mga scholar sa makabagong panahon. Kasi ano na eh, nailista na lahat halos, inshallah. Nailista na lahat. At hindi na natin kailangan banggitin pa yung 20 katao na nag-ulat ng hadith mula kay Imam al-Bukhari pabalik kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung iba pang mga nag-ulat. So sa ngayon, sa panahon natin ngayon, standard practice na ang mababanggit na lang natin sina Imam al-Bukhari, Imam Muslim, walang problema. Okay? Ngayon, kung gusto mo pang pahabain, banggitin mo lahat ng, pwede naman, pero syempre hindi naman tayo lahat may ganun kahabang panahon. Okay? So hindi kapintasan na babanggitin mo si Imam al-Bukhari lang at hindi rin kapintasan o hindi rin naman superiority na babanggitin mo yung lahat ng mga nag-ulat ng hadith. Okay? Paubayan na natin yun doon sa mga espesyalista sa hadith, alhamdulillah. So yung sinabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah tungkol sa usapin na ito. Fit tawfiqi bainan nususi, para ma-reconcile daw yung mga ulat tungkol sa pagbabalik ng kaluluwa sa katawan. Arwahul mu'min fil jannah, oo, ang mga kaluluwa ng mga mananampalataya ay sa paraiso. Wa in kanat ma'adalika qad tu'adu ilal badan, kahit pa nababanggit na ibinabalik ito sa katawan. Kama annaha qad takunu fil badan, katulad ng kung paanong ito nga ay ibinabalik sa katawan. Wa tu'raju biha ilas samai kama fi halin nawm, katulad ng kung paanong ang kaluluwa ay kinukuha sa panahon ng pagtulog. Naintindihan nyo? So, yung taong buhay, understood natin na buhay siya. Kahit tulog siya. Pero sa panahon ng kanyang pagtulog, wala yung kanyang kaluluwa. Pero buhay siya. So, ganun din yung mangyayari sa barzakh. Nandun siya sa libingan, nauna nang ibinalik ang kanyang kaluluwa, pero meron mga pagkakataon na ang kanyang kaluluwa ay nasa paraiso. Meron mga pagkakataon na ang kanyang kaluluwa ay nasa paraiso. Amma kaunuha fil jannati fa fihi ahadithun amma, at tungkol nga doon sa kalagayan ng mga kaluluwa na ito ay nasa paraiso, ay nababanggit ito sa maraming mga hadith. Wakad nasa ala dalika Ahmadun wa gayruhu minal ulama, at nabanggit nga ito, naiulat ito ni Imam Ahmad at iba pang ulama. Wahtajju bil ahadith al ma'tura al amma wa ahadith khasa fin nawmi wa gayrihi, at ang mga hadith na ito nga ay tinutukoy na mga batayan na oo, ang kaluluwa ay nandoon sa katawan,
sa libingan, sa barsak, pero maaring ito rin ay nasa paraiso tulad ng natutukoy sa mga hadith. Alhamdulillah. So dito, marareconcile natin yung usapin ng kung paanong nauulat sa mga hadith yung tungkol sa pagbabalik ng kaluluwa sa katawan, pero at the same time, naiulat din na ang kaluluwa ay nandun sa paraiso para sa mga mananampalataya at nandun naman sa impyerno para sa mga hindi mananampalataya. Ngayon, karagdagan dito, sa tinutukoy nga sa mga hadith na ang kaluluwa ay kukunin sa katawan sa panahon ng kamatayan nito. At ito ay ibabalik at ito ay tatanungin. At kung mananampalataya, ito ay naroon sa paraiso, sa mga ibon na namumugad sa mga puno. Nabagaman ang kaluluwa ay nasa paraiso, konektado pa rin ang kaluluwa na ito sa katawan. Katulad ng kung paanong konektado ang kaluluwa ng tao na tulog. So hindi siya totally nakahiwalay kasi buhay pa rin yung tao, di ba, habang siya ay natutulog. Mamamatay lang siya kapag hindi na bumalik totally ang kanyang kaluluwa. So ito ay nauunawaan natin na ganun din, mauunawaan natin ito na ang katawan na nandoon sa barzakh, na doon bumalik ang kaluluwa, at ang katawan ng tao na buhay, na narito sa mundo, na may dugo na dumadaloy, na humihinga, iba, magkaiba sila. Magkaiba na badan, magkaiba ng nature ng badan o katawan, kumbaga. Na dito nga, masasabi natin na sa pamagitan ng ganitong argumento ay malilinaw natin o mapagkakaisa natin yung mga hadith na nag-uulat na ibinabalik ang kaluluwa sa katawan at ang kaluluwa ay naroon din sa paraiso. Yung mga kaluluwa ng mananampalataya ay naroon din sa paraiso. Alhamdulillah. So dito natin tatapusin ang pagtalakay dito. So isusunod inshallah, ang parusa ba sa barzak ay nakakaapekto sa kaluluwa lang o maapektuhan din nito ang katawan. At tilinawin natin yan inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.